sa movie. Pepe Penny. Naalala niyo si George Clooney? Ayoko. Nasa airport kami, tapos ang laki ng billboard. Hong Kong. Laki ng billboard ni George Clooney. Tapos, nagkatingin lang kami. Kasi guwapong-guwapo kami ka George Clooney. Ay, ikaw na lang magsabi kasi ang baboy nung concept ko. Ano yun na lang ka ni Gwen? Imitibi pa ko? Ay, mama. Hala na, huwag na. Mahirap. Masyadong basi ko. Sis? Basta bababuyin niya si George Clooney. Yung baboy sis, na baboy. Sis, pag naging jowa kay si George Clooney, hindi ko titigilan yan. Gagawin ko siyang basic viral. hindi ganun ka sa atin lang. Kasi sinabi niya talaga. Tapos sabi ko, o sige na, panalo ka na. So yun, si George Clooney. May pinunch na yun. Ano, saan ka lang yun kung gusto niya? Hindi nag-decide ka mag-isa. Oo, si George Clooney siguro. Gets isang isa. Hindi talaga. Hindi. Kasi, maayos naman yung mga choices namin sa buhay. Pinaninindugan naman namin yung mga choices namin. At, sinusuportahan namin ang isa't isa sa happiness lang. So, wala talaga ako nararamdaman na inggit sa kanya. So, hindi talaga ako inggit as a person. Sabi ko nga kanina, miss na kaibigan mo, kami yung inspirasyon. Kasi, ito yung kung ano yung love life ni Louie ngayon, kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon sa nasaya, ginagawa kong inspirasyon niya. And, nagpapasalamat ako kasi may isang ugay na dumating sa buhay namin ni Malia, na talaga namang laging nakasuporta lang. Hindi, wa. Title pa lang, Becky, Badet, Juding na Juding na. Yeah. Sa pag-ibig ba, may pagkabading din kayo? Dumating ako yun, ako yun. Ako yun. Pero, no regrets, kasi minahal mo naman. Okay lang yun. Ito yung diba? First of all, hindi ko maintindihan yun. Bakit mo pinidefine ang pag-ibig na may pagkabading? Anong ibig sabihin? Yung wagas, hindi naghihintay ng kapalit. Parang ganun din naman sa mga babae at lalaki. Wagas din naman. Oo. So, parang hindi ko talaga maintindihan yung kabading ang pagmamahal. May kinik ano daw po yun? Pagbading. Pagbading daw kasi nagmahal. Hindi, mama. Pagbading daw may motor. Yaman ko bilang tao ay I keep my friendship, the real friendship talaga. Yun na yung yaman mo sa buhay eh. Pag meron ka mga totoong kaibigan na hindi ka iiwan sa high or low, sa pinaka-boring na buhay mo, estado ng buhay mo, keep mo yun. Keep mo yun kahit mamatay ka, buhay ka pa din sa puso ng mga kaibigan mo. Pero ayokong mamatay. Huwag naman. Nililinaw ko lang. At dito na kami siguro sa punto ng buhay namin ni Uge na blessed naman kami, kung ano yung gusto namin mabili, nabili naman namin. Kung ano yung gusto namin lugar na puntahan, napuntahan namin. Yun na nga, ang importante talaga, meron kang tao na nakakasama mo, na nasasanggalan mo. Yun ang importante ngayon sa mga edad namin. Yun na yun. Salamat. Thank you. Thank you, Dito Jerry Olea. ABS noon. Pinanonood ko na siya. Yuri, contestant pa lang po ako ng Clowning a Million. Talagang pinanonood ko siya. Then one day, nag-workshop kami sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Nasaharap ko si Lori Lai. Aharap ko siya. So hindi nabago yung ano ko sa kanya. Na, kasi nakita mo kung paano niya pinaghirapan yung pagiging ugi niya ngayon. Kasi hindi mo naman alam pangalan ko noon eh. Hindi ko alam. I mean, alam mo Lorelai pangalan ko. Oo. Pero then kasi nga, nakita ko na subaybayan ko na ngayon yung paano pa lumaki yung pangalan sa industriya, kung paano na-earn niya yung respect. Yun. Deserve talaga niya ngayon kung ano yung meron si Eugene ngayon. Isang Eugene Domingo. Thank you, sis. Deserve ngayon. Thank you, sis. Ako naman ang impression ko talaga kay Poki, she will really stand out. Talagang imposibleng hindi mo siya pipitasin
yan. Bunot na bunot yan. Kunin yan. So, pinagsimikapan din niya kung saan siya naroroon ngayon. Si Pocong talaga, sobrang fighter si Marieta Subong. Hindi siya papayag na wala siyang ikikilos. Hindi na siya papayag mabalik sa putik. Alam mo yung ganun? Hindi na. Lalo na yung mga anak niya, ayaw niyang mangyari sa mga anak niya yung nagsumikap siya ng gusto. Ganun siya. So, nakikitaan ko talaga siya na hindi ito mapapagod kahit kailan. Talaga naman. Thank you.